Nasa state of calamity ngayon ang dalawang bayan sa Marinduque dahil sa pagkalat ng rabies. At hindi lang sa mga aso't pusa ang may rabies, kundi pati mga baboy at baka na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Nitong nakaraang taon pang problema ang mga kaso ng rabies sa ilang bayan sa Marinduque. Ang kaso, hindi na lang limitado sa mga aso ang kaso ng rabies sa probinsya. Nahawa na rin kasi nito maging mga baka at baboy. Ayon sa provincial veterinarian, nagsimulang kumalat ang mga kaso kasabay ng pagdami ng mga asong gala sa Marinduque matapos ang pandemya. At ang mga asong ito ang kumagat at nagpasa ng rabies sa ibang hayop. Exponential yung pagdami. One dog makakagat lang ng lima, another limang dog makakagat ng another five dogs. Parami ng parami. So ganun kabilis in outbreak proportion na yung rabies sa Marinduque. Sa pinakahuling tala ng Marinduque, halos 100 hayop na ang kumpirmadong may rabies sa lalawigan. Pinakamarami rito ang mga aso. 6 na baboy, 3 baka at maging 1 usa rin ang nakitaan ng rabies. Pero ang higit na nakakabahala, libo-libo na raw ang nakagat na mga infected na aso sa Marinduque. 2 na rin ang namatay dahil sa rabies. Dahil sa dami, kasalukuyang nasa state of calamity ang bayan ng Buac at Buena Vista. Nagkaroon na ng spillover sa kalapit na bayan. High risk na din yung other municipalities. Doon sa mga lugar na merong positive cases, kinakailangan magkaroon ng population control. Para labanan ang pagkalat ng sakit, tuloy ngayon ang bakunahan kontra rabies sa probinsya. Kabilang sa mga sintomas ng rabies sa tao ang lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga ng parte ng katawan na nakagat ng infected na hayop, pagdedeliryo, pagkaparalisa, at di maipaliwanag na takot sa hangin at tubig. Meron din itong incubation period o panahon mula ng ma-infect bago lumabas ang sintomas. Yun nga lang, kapag lumabas ng mga malalang sintomas, ay karaniwang nakakamatay ang rabies. Kaya oras na makagat ng hayop na posibleng may rabies o malawayan at madilaan ang inyong mga sugat, mabuting magpakonsulta agad sa doktor. We have to wash it with the soap and water. Tapos kapag nahugasan na natin, dadalhin mo na kagad sa isang emergency room dahil importanteng makita kagad. No matter what the size. Paglilinaw naman ng Department of Health na ipapasa lang ang rabies kapag nakagat ng infected na aso o di kaya'y nalawayan o nadilaan ang inyong mga sugat. Wala pang naitatalang kaso ng rabies transmission mula sa mga baka, baboy o usa. Yun nga lang, posible pa rin magka-rabies kapag kumain ng karne ng hayop na meron nito. Of course, everything naman na pinakukuluan, pinakabago nating kainin ng baka at baboy. So there will be less chance for them to survive because of the heat, you know. But we do not encourage them. That's why we are very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.